Si Dr. Jose Rizal, ipinaglaban ang edukasyon at reforma sa panahon ng mga Espanyol. Si Andres Bonifacio, nanguna sa pakikibaka para sa kalayaan. Sila at napakarami pang magigiting ng mga Pilipino ang bayani ng ating nakaraan. Mayroon din tayong mga bagong bayani. Sila ang OFWs na ipinaglalaban ng kanilang mga pangarap sa iba't ibang panig ng mundo. Alam niyo ba na kahit itinuturing ng mga bagong bayani ang ating OFWs, marami sa kanila ang hindi nakakakuha ng sapat na benepisyo habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayon sa datas ng Philippine Statistics Authority at UP Population Institute noong 2019, 53% lang ng mga OFW ang may health insurance, 50% ang binabayaran ng overtime pay, at 39% lang ang may bayad na sick leave. Samantala, ang 45% ay may kompensasyon para sa aksidente sa trabaho. Inirerekomenda sa pag-aaral ng PIDS ang mas aktibong pakikipag-ugnayan sa mga gobyerno ng host countries para mapabuti ang benepisyo ng ating mga bagong bayani. Dapat ding palakasin ang kaalaman sa social protection at financial literacy, lalo na sa mga OFW na may mababang kita at edukasyon. Ang lahat ng ito ay naglalayong tiyakin na ang ating mga bagong bayani ay protektado, may sapat na benepisyo, at may strength to carry on, kagaya ng hero sa kanta ni Mariah Carey. Basahin ang buong pag-aaral sa link sa caption ng post na ito.